Yan. Pababa na kami ni Kuya Joel. Oh. Sampu na lang. Good morning mga kautol at welcome back na naman po sa aking munting YouTube channel. So ang laki. Halik anak. Good morning mga kautol at welcome back na naman po sa aking YouTube channel. At ang oras po natin ngayon ay alas 7:57 na po ng umaga mga kautol. At petsa 6 na po tayo ng Nobyembre mga kautol. Yon. At ngayong umaga nga po ay tulong-tulong po muna kami sa paghakot no, ng mga yero doon sa itaas na gagamitin para po dito sa bahay ni Utol Kapanalig. At dumating na nga rin po no, yung magkakabit ng yero no, si Kuya Joel tsaka si Kuya Jun. Yan, so bali maaga pa po ako nag-delete dito ng aking mga tanim mga kautol no, dito po sa lupa ni Kuya Jun. Yan, syempre yung aming petsay dyan, kailangan na po talagang harvestin ito. Ano na to eh, yung sobra-sobra na sa ano, sa araw mga kautol no. pero ayos rin naman at lumaki na yung iba no? Kung sa mga ano, kung sa tao pa overage na. Ayan, no? Pero ayos rin naman kaysa bumili pa kami, diba? Yan. So yan po yung aking mga sitaw dyan mga kautol at yung ating punla. So bali ito mamayang hapon ko na lang po ipagpapatuloy yan, dahil nga po malalaki na po yung ating punlang at halong no? Kailangan na pong mailipat yan. Kailangan na po natin i-prepare muna itong ating pagtataniman dito mga kautol no? Marami pang dapat gawin dito. At itong sitaw kailangan po lagyan ng balag yan mga kautol. Yan. So tara at kakain po muna kami ng aming almusal no, para makapag-umpisa na po kami sa pag hakot ng yero. Alright mga kautol, so nakatapos na nga po kaming kumain. Akit na kami sa itaas. Kuturi! Tay, sa inyo po ba yung bisero? Nakarating din kahapon. Sabi ko kay Tatay Luis siguro ito. Oo, sa may Manukan. Ang layo, simula doon sa baba. Layo ah. La. Maghakot to muna kaming yero. Hihiw! Tunaw ang hotdog. Tara. So bali tulong-tulong na po kami dito mga kautol para mabilis ma. Tapos 14 piraso pa po yung natira doon sa itaas. Oh my goodness. Tara. Kayang-kaya natin yan. Didiretso muna ako kay Kuya Waning dahil dala ko nga po yung sapatos ko na ipapatahi. Tsaka yung kay Mrs. Papatahi ko muna para matibay. Nasayangan naman kasi ako mga kautol eh. Ito pa yung binili ko nung nasa Kuwait ako. Ba? Yan, tama. Tama ang diskarte ni Kuya. Dala-dalawa. Dandahan lang at medyo madulas. Ay, tay. Morning. Kuya. Kuya, tulong tayo dyan.
Dalawa tayo dyan. I-hatid ko muna tong sapatos. Ay, si Ate Josephine. Ah. Kailangan dala-dalawa eh. Tapos dalawang peraso rin po yung yero. Yan. Pares-pares. Punta muna ako dito kila Kuya Waning. Sana nandito si Kuya Waning. Kahapon niya pa kasi inantay to eh. Yan, daming ano. Ano ba to? Woodberry. Yan mga kautol. Minuputulan lang eh. Kaya hindi siya nakakapamunga. Naku po, parang walang tao. Kuya Waning, tao po, walang tao. Kuya Waning, ay te, wala si Kuya Waning. Ano ko lang po sa papatahi are, pumasok siya, pasuhin na lang po ha. Hindi po, thank you. Nakakatakot yung mga aso nyo, ito yung lalaki. Ah, naku po. Kutso. Sige, te. Tara. So, pumasok sa trabaho si Kuya Waning, kaya doon na lang po natin na inabot kay ate. Yan. Dito na tayo. Dalawa kami ni Kuya Joel. Ah, kuya. Tara na. Let's go. Yan. Pababa na kami ni Kuya Joel. Oh. Sampu na laang. Yo. Kuncho, wag kang parang harang kuncho. Mabigat are. Masakit lang sa ulo. Ulang sa pin eh. Karton, maya. Sampo na lang natira. Sungin ko na lang lahat yun. Ah. Mas maganda. Gusto ko pong bigat. Yan, ito na yung dala namin kay Joel. Kailangan ko magdala ng karton, pansapin sa ulo, sakit. Diyos mio, Marimar. Tara. Balik na naman tayo dun sa itaas. Sakit sa ulo. Yung sabi ni kay Joel eh, nung umuwi daw sila nung linggo ng hapon, nung dumating daw dun sa itaas eh, sumakit na yung kanyang paa. Nadibago sa daan dito. Oh. Lalo na pag may dala ka. Paahon. Eh ito, kahit wala kang dalang paahon, talagang mapapagod ka eh. Oh. Hataw rin si Kuya Terry dito, tsaka yun. Si Jason, si Rickson. Ha? Sakit sa ulo ko yan, no? Ulo, ha? Tabi tayo, tabi. Delikado, matalas yan. Yun. Tara. Pag mga mahina-hina ang tuhod mo dito ay sigurado maaga kang ayaw. Yan. Dito naman pa kami sa itaas mga kautol. Pagod. Uy. Si Utol John Paul. Papakuhanin ko na lang ng pang merienda mamaya. Hello na. Hello John Paul. Ta. Kuha ka na lang pang merienda. Kuha ka na lang pang merienda nila. Soft drinks? Oo.
Dalawang 1.5. Ha? Oh, update ko lang po kayo mamaya mga kautol. Talagang hirap mag, ano, magbuhat nito eh. Hirapan tayo dito sa pag ano, sa pagliban. Dito tayo sa baba. Baka tayo masugatan ng yero. Last 9:39 na po ng umaga mga kautol. At nagre-ready na nga po ako para magluto ng aming pang-ulam mamayang tanghali. So nakapaghugas na po ako ng mga plato, nakapagsain na rin. Yan at nilalaga ko yung munggo noon dahil magluto po ako ng munggo. At mangunguha po muna ako dito ng pechay, panlahok natin ating pechay mga kautol. Mag-harvest na naman tayo ng pechay. Piliin natin yung ano na yung dahon. Tama ko. Yan. Palang ako sa lugo. Yan. Dapat yung dahon eh. Munggo na may puso ng saging tsaka pechay tapos isda. Ayan. Diba? Ito na siya mga kautol, dagdagan pa natin yan. Isang palangga na. Tara. At tayo magagayat na ng puso sa kapetsay. Hugasan muna natin. Hugasan muna natin ang ating pechay. That's not much of the pechay. Kadidik ah. Wala ko yung kumpare namin. Tutunan muna natin ng matigas ang kanyang puno. Yan. Diba? Kaysa bibilhin mo pa to, magkano na to mga kautol? Ang ganda talaga pag mayroon kang space na pwede mapagtaniman. Kaya pag bumaba ka sa bayan, bibilhin mo na lang karne. Mahilig ka sa karne ng baboy, karne ng baka, ito yung isda. Pag may pechay ka, di ba? Lahok na, hindi mo na kailangan bumili ng pechay. Okay.
Lasan pa natin ulit. Ayan. Shoutout pala kay Sir Mendel Acosta. Hi Sir Raymond Glover, good morning. Siyempre kay Ma'am Jenny, good morning po. Ayan. Okay. Siyempre, ito na po yung ating munggo. Ayan, nalaga ko na yung ating sinain. Malapit na kumulo. Ayos. Tara, na tayo magagayat pa. Si Utol Jan Paul na yung nagbanlaw ng aming bilabahan. Kaso lang parang dumidilim yung kalangitan. So magamit na natin yung binigay ni Kitama Sir Lagalag. Sir Lagalag, oh, ano, ganda yung stainless. Thank you po Sir Lagalag. Parang may pinadala na naman si Sir Lagalag eh. Gayatin muna natin yung pechay. Nahin muna natin yung pechay. Gayatin lang natin siya ng maliliit. Diba? Ang fresh ng ating pechay. Pang munggo. Sariwang sariwa. Ganyan lang siya. Sa sunod pag meron ng ano, meron na tayong talong, diba? Pag namunga na yung ating kalabasa, pero medyo matagal-tagal pa yan mga kautol bago natin mapakinabangan ang mga yan. Yan. Mustasa, masano. Ay, parang si Paring Kadebit, meron siyang mustasa eh. Harvest na to, pangatlong harvest na mga kautol. Diba? Sunod natin yung puso. Ganun rin natin yung puso. Nipisan lang din natin ang pagayat. Yan. May isda pa tayo dyan eh, yung tuna. So atin ipo siyang ano, gagayatin, tapos ipiprito para meron tayong panlahok dito sa ating lulutuing munggo, puso ng saging, tsaka yung pechay mga kauto. Syempre ito, pipigaan ko po muna to, yung puso. Sipag mo naman! May lagnat si Paring Kadedet. May lagnat yun. Nag-reply ba? Hindi nga eh. Puso ng swaging ba yun? Yes. Yeah. May matinding bitamina nito. Pam, pakatas. Ito natin. Para mapigyan mo maya. Uy, parang naman yung sinaing. Saglit lang mga kauto. Pamirindahin mo muna.
Doon lang siguro sila. Doon sa baba? Oo. Sige. Hmm. Ito, may kanapay na. Para hindi na sila makit dito. Hmm. Gihatin na natin itong sibuyas. Ready na natin ang mga ricado. Okay. Meron tayong panggisa. Ah, laki na ito mga pangkol. Lima. Ang bali, pipretuhin ko po ito. Yung ulo, ititira ko. Siyempre, pag tayo ubus-ubus biyaya. Pwede nang isigang natin itong ulo. Alright, so nakaready na po yung aking lulutuin mga kautol. Ipipretuhin ko pa po itong tuna, yan. So ito na po yung munggo, puso ng saging, selling green, kamatis, bawang, sibuyas. Ito po yung ating fresh na pechay mga kautol. Yan. So mag-umpisa na po ako sa pagprito. Prito muna tayo ng isda. Yan. Tingnan mo natin. Uy, pwede na to. Yan. Ito pa. Yun. Yeah. Ilan na to. Yan. So habang tayo po ay nagpiprito at yan mga kautol, magigisa na rin po ako, no? Kasi yung oras po natin ngayon ay 10:40 na po, no? Tanghali. Magigisa na rin tayo. Gisa na po natin yung ating munggo. Yan. Atin dito mga kautol para makita nyo yung pagluluto. Nating ano daw ang lahok. Tapos yung mga pinyan bago maglagay na yung kita. Ay, gusto ko lang po pala magpasalamat ulit, no, kay Seafoods. Yan, kayo na servants, no, homemade bagoong alamang. Salamat. Sweet and spicy flavor. Sarap na sausawan. Nuulam namin ni ano to, lautol. Pwede po pala kayong mag-order po sa kanyang Facebook page. Lagay po tayo ng mantika.
Okay. Parang makumpisa na ito ko isa. Siyempre, maglalagay tayo ng bawang. Bawang muna. Baka ma-overcook ng ating isda. Yun. Yun. Sunod na po natin yung sibuyas. Siyempre, sunod na po natin yung maraming kamatis. Maraming salamat kay Paring Karibet sa kamatis. Walang kamatay kamatis. Ayan. Check natin yung ating isda. Pwede na yan. Importante kasi dito mga kangipin, hindi siya madurog yung ating isda, no? Kaya natin ipinipre ito. Ayan. Napakaganda ng kusina basta malinis. Haluin muna natin yung ating kamatis. So, unahin po natin sa pag-isa yung puso ng saging mga kautol dahil medyo matigas nga po ito. Yung ating munggo ay malambot na po yan. Kaya unahin muna natin yung puso ng saging. Ayan. Sunod na po natin yung puso ng saging. Okay. Haluin. Yan. Okay. Tapos, atasin siyang tataktan muna. Check natin ang ating isda. Pwede na to. Ayan. Ang bango. Alright, so nakatapos na po tayo sa pagprito mga kautol. At titingnan na po natin itong ating puso. Ayan. Pwede na po natin ilagay yung ating munggo. Ayan. Para maisama na sa pag-isa, yan. Okay. Wow. Munggo na may puso ng saging.
diba? Napakadali lang lutuin mga ka-auto. Siguro marami po sa inyo yung first time lang po makapag makita ng ano niluto yung ganyan, ano, munggo tsaka puso ng saging. Ayan. Lagay tayo ng asin. Ayan. At maglagay rin tayo ng paminta, mga ka-auto. Paminta. Lubod! Yeah. Haluin na natin. Okay. Yan. Para mabilis lumabot yung atin puso ng saging. Yan. Mamaya na po natin dadagdagan yung kanyang sabaw. Pag malambot na po yung puso ng saging. Diba? Takpan muna natin siya. Alright, so titingnan na po natin yung ating niluto, mga ka-utol. Yan. Ayan na po yung ating puso ng saging na may munggo. Yan, so medyo malambot na po yung ating ano niya, mga ka-utol. Yung puso ng saging. Ngayon, dadagdagan na po natin siya ng sabaw. Ayan. So ayan po muna natin siyang kumulo. Pero dadagdagan muna natin yung kanyang asin. Dadagdagan natin ng konti yung kanyang asin. Ayan. At syempre maglalagay tayo ng konting magic syrup. Lalagay po tayo ng konting magic syrup. Ayan. Ayan, muna natin siyang kumulo, no? At pagkulo mamaya, lalagay na po natin yung isda. Yun. Alright. Takpan na natin. Yan. So hindi ko na po pala ipakita, mga ka-utol, na ilagay ko na po yung isda. Yan, at kumukulo na po siya, mga ka-utol, no? Yan. Nilagay ko na po yung ating tuna na isda, yeah. At ngayon naman po, ilalagay ko na yung ating pechay. Yan, lagay ko na yung pechay. Yan. Wow, ang daming gulay. Itong masarap dito, mga ka-utol, maraming gulay. Dami. Masarap rin to sa ano, mga ka-utol, eh. Itlog, itong pechay. Ayan. Okay. Ayan. Wow, ang daming pechay. Ayan. Siyempre, lagay na rin po natin yung ceiling green sa itaas. Tapos, ating siyang tatakpan. Alright. Maghuhugas po muna ako ng aking maginamit ng plato. Hindi naman hirap maghuhugas dito, mga ka-auto. Natin ng sabon. Mekas-mekas na yan. Gumagala na yung mga pinta, eh. Nakakarating na sila dito sa kusina. I-ready ko na rin po yung ano, mga plato. Para mamaya, patawagin ko na lang sila. Kakain na!
Kakain na tayo. Nandun si Utro kapananig sa bubong. Nagkakadot na po kasi sila ng insulation. So mamaya-maya niyan, ang ano na, yung yero na po. Iba-iba kasi talaga yung pag-iyon mga expert na yun, yung mga nagkakagit mga kaupo. Saglit lang. Tugas-tugas. Total Janpol na nag-banlaw kanina yung Total Janpol na po nag-banlaw. Nag-banlaw mga aming ang aking nilabahan kanina. Okay. So 11:32 na po ng tanghali mga kautol. At nakarili na nga po yung aming pagkain dito. Siyempre sinain. Yan. Tsaka yung aming pang-ulam. Wow! Woo! Yan. Mamaya-maya ay kakain rin mga kautol. Ang busy-busy pa sila doon sa ibaba. Mga kautol, tara na kumain. Mga tropa natin. Tol, tara na. Thank you, Lord. For the food. Masarap sa pagkain. Yes. Wow, munggo. Bagay na bagay sa gout ko. Minekos-mekos na pala to, ha? Pre. Minekos-mekos na gulay. Oo. Tsaka isda. Sabi na. Ayo. Tara, tara, tara. Sabay-sabay na. Para masaya. Ito, Paul. Ayo. Paul, tara na. Tama po, ayo. Bukas. Sarap ng gulay. Sariwa ba itong gulay nito? Siyempre. Galing yan sa pitsaya natin eh. Okay. Kaya may ano, may malap, may ano, malamig. Alright mga kautol, so ang oras po natin ngayon ay 1:45 na nga po ng hapon. At yun na nga po, so nakatapos na nga po kaming kumain. At nakapagpahinga na nga po kami. At bumalik na po sila sa kanilang paggagawa, ano? Yan. So bago po pala ako magpaalam po sa aking vlog na ito mga kautol, ay magsha-shoutout po muna ako ng iba po nating mga minamahal, mga viewers na nag-comment po dito sa aking vlog. Yan, shoutout po no, kay Sir Dexter Barrera. Yan, shoutout. Kay Sir Raymond Glover pala, shout out no, kay Sir Edgardo Bahu. Yan, kay Sir Wilfredo Erta, shout out. Kay Sansan, kay Ma'am Verioli official vlog, shout out. Kay Lerica Yanyan, shout out po. Yan, kay Marks Gilbert Santos, shout out. Kay Aljun Deje vlog, shout out po. Yan, kay Sir Danilo Bebet.
Yan kay Maki Domingo, yan shout out po. Yan kay Ma'am Verioli official vlog, shout out. Kay Tricia Ramos, yan shout out po. Kay Sir Tolet Stalag, kay Sir Michael Kiambao, kay Sir Manuel de la Cruz, shout out. Kay Sir Nere Ferrer, kay Chang Brigitte, yan. Shout out po. At yun na nga po mga ka-utol, so na-shoutout ko na nga pong iba po natin mga minamahal, mga viewers na nag-comment po dito sa aking vlog. So bali dito ko na lamang po muna puputulin po itong aking vlog mga ka-utol. Yan, gusto ko lang po magpasalamat po sa inyong lahat, no, sa ating mga kababayan po dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre ganoon po sa ating mga kababayan po sa abroad, no, sa aming po mga silent viewers. At ganoon rin po, no, sa aming mga minamahal, mga sponsors po sa Team Kapanalig. Unang-una kay Ma'am Sunshine, kay Ka Mario, kay Sir Lagalag 44, kay Sir Robert Enriquez, kay Ma'am Mufa TV, kay Ma'am Jenny. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang po mga kautol. Mag-ingat po kayo palagi. God bless po and bye-bye.